Yan, testing. Ito ang katabaan ko. Ayan, dami tao dumadaan. I feel shy. Wala ko lang dumadaan dito. Dami ko lang dumadaan. Cut na, direct. Cut na. Managin na. Ano natin, hindi ako matatapos pag hindi ko pa sinimulan to ngayon. Okay, tama na naman. Gandang araw, welcome to my channel. I'm Jay Mabellana, isa po akong Seaman. Yes po, isa po akong Seaman. Karoon na po ako ng 1-year experience on ship. 3 different types of ship. One is mga vessel. One is training ship, and the other two is a container ship. First ship ko, familiarization lang yun, sa training ship. So, we go to Boracay. Second ship ko, ang biyahe niya is... Ang biyahe na second ship ko is Colombia, passing through Panama Canal, then Atlantic Ocean, then going to the Mediterranean Sea, then passing... There's transit there in Turkey, I forgot the name. Ukraine, Russia, then going back. Third ship ko is also a container ship, and the route is Southeast Asia, but only China and Singapore and South Korea. Then going to Brazil, but I wasn't able to go out to Brazil. Just kidding, I was able to go out once. What did I do to Brazil? I bought a Havaianas. Only that, only Havaianas. Yeah. So, hi, I'm JM. Isa po akong Seaman at andito ako sa vlog na to ngayon para mag-share ng 11 tips kung bago ka pa lang, kasampa ka pa lang, mga dapat mo malaman, dapat mong dalhin, dapat mong gawin, dapat na mayroon ka para naman sa ikabubuti mo. Kung isa kang Seaman, this video is good for you. Kung isa kang OFW, it's good for you as well. Kung isa kang... Are you sure about that? It's good for you. Kamaganda, it's good for you. This video is good for anyone. So this vlog is good for everyone, okay? Everyone going to work abroad. So number one, do not bring too much clothes. Especially sa seaman. Huwag magdala ng maraming pamuhang damit. Hindi naman natin kailangan yan. Siguro pang bahay lang, okay na. Kasi sa barko naman, hindi mo naman kailangan pumurma. Wala ka naman kailangan pumurmahan. Kailangan meron ka lang decenting damit lang. Huwag naman masyadong marami kasi hindi naman lahat yan magagamit mo eh. Pwede mo nga suotin yung normal na damit pang bahay mo basta mukhang decente ah. Yung hindi magagalit yung kapitan. Pwede mo abot ng isang linggo yun. Pero hindi ako ganun ah. Hindi kailangan na masyadong maraming pamormang damit. Hindi kailangan na masyadong maraming damit. Para may pwesto yung mga pasalubo. Yun yung mali ko. Nung nagdala kasi ako ng maraming damit, i-realize na hindi pala lahat yun nasusuot. Sayang lang na nadala ko siya. So sa damit, do not bring too much clothes. Next, bring a lot of materials. Bring a lot of materials of copies, games, movies, books, family pictures, family documentation, family videos, family vlog, lahat na. Basta yung hindi ka ma-homesick, mga pwede mong panoorin, tignan, basahin habang nandiyan ka sa barko o sa ibang bansa man. Dapat meron ka lagi mga reading materials mo regarding about your profession. So you will have a reference if you got into trouble. Then, audiobooks, podcasts, motivational videos. Bring those. Malaking tulong yun pagka na you feel homesick, lonely ka sa bus. So bring a lot of material. Next topic. You should have a knowledge about your rank or your position. Kapag nag-ibang bansa ka para magtrabaho for OFW and Seaman, hindi ka naman pumunta dyan para mag-relax, tulog, magpahinga. Punta tayo dyan para magpunta tayo dito para magtrabaho. So dapat alam natin kung ano yung mga responsibility natin. Kung ano yung mga trabaho na para sa atin, dapat alam natin kung ano yung mga dapat gawin. Kung first time ka naman, dapat may background knowledge ka na. Siyempre, information age na tayo ngayon. Everything is in the internet. It's up to your aggressiveness to search to find one. You can find a lot. Google nyo lang. Information about your rank or position. There's a lot. Kasi, bulilyaso rin sa atin kapag ka tayo aanga-anga sa ibang bansa. Kakaya naman.
Kasi dapat alam niyo yung ginagawa niyo, alam niyo yung mga work na gagawin niyo, alam niyo yung duties and responsibilities niyo. Para hindi tayo mabulilyaso. Next na nga. You must bring some of these values. Discipline, kindness, and time management. Marami pa iba't ibang klase ng values. Baka mas marami kayong values na alam o mas marami kayong values na meron kayo. Ito mas maganda. Pero I hope that those are good values. It takes discipline to properly manage your time. Kaya magkakaibat yan discipline sa time management. Kasi kung sabihin natin may time management ka nga, pero hindi mo naman susundin yung inalat mong time management, hindi wala ka rin. Dapat meron ka rin discipline. Saka disiplina, pagsunod sa mga rules. Sa napakalaking bagay yung disiplina. Dapat nag-aalat tayo ng maraming time para i-train yung value na yan. Then time management can always be productive and succeed in your career by having enough or right time management. Then another one is kindness. Lagi maging mabait. So no matter how rude your boss, your leader, always be kind to us. Kaya nag-aalat sa'yo, tanggap lang at tanggap, take and take lang. At some point, marirealize niya rin yung worth niya. Baka kasi minsan nasusobrahan ka na sa mga telenovela. Iisipin mo, tinatapakan ka na sa akin. Hindi naman sa ganun. Matuto tayo magpakumbaba. Example pala, iba pala yung pagkakas. Those are values that are good and will let you survive your life off the Philippines. Help you survive your life out of the Philippines. Help you survive the life away from the Philippines. Okay, number 5. Bring your personal hygiene kit. Sabar ko naman kasi ang ini-issue lang sa buong panligo, sa buong panlaba. Walang shampoo, walang toothpaste, walang toothbrush, walang cotton bud. So you should bring your own. Sa ibang bansa, I think, I'm not sure. Bring your own hygiene kit. Be mindful to your luggage or baggage. Be mindful to your luggage or baggage kasi sa timbang at sa dami ng bit. Alam ko usually kasi sa Seaman 40 kilos but not greater than 20 kilos each yung dalawang bagahe na for check. Why be mindful? Dapat sa hand carry mo, meron kang isang pamalit. Nandun lahat ng mga important documents. Yung hand carry mo, lagi nasa yan pagka nasa plane ka. Kasi yung check-in luggage mo, you don't know if it will be lost. I was able to experience, I lost my baggage. Luckily, I received it back next port. Pero yun, lahat ng important documents dapat nandun sa hand carry mo. Okay, next. Obey before you complain. But do not obey if the instruction is unsafe. Kung bago-bago ka pa lang naman, pag may inuto sa'yo, sunod lang. Huwag mahihiyang magtanong tayo palagi. Dapat maging curious. Lagi kang maging curious. Hindi magsasagip sa buhay mo. Kasi kung hindi ka magiging curious, hindi mo malalaman kung safe or unsafe ba yung pinapagawa. Always be curious. Always ask questions. Kasi din yan para matuto, para malaman mo kung ano yung dapat gawin, para malaman mo kung ano yung tamang paggawa ng mga bagay. Budget-wise, hindi financially wise. Hindi financially wise. Kailangan maging financially wise para may people. Maraming nag-OFW or Seaman walang ipon. Kahit magtabi ka pa konti-konti. Learn how to invest your money. Learn how to save your money. There's a lot of books around how to save your money. Ayun, be financially wise. Iwas sa mga gastos. Baka mamaya mga binibili niyo, mga madalihang kasayahan. Isipin niyo muna. Think twice before you buy. Number 9. Live one day at a time. Bakit live one day at a time? Most of the OFW and Seaman laging sinasabi, bagal ba yung oras, kailangan mag-wipo. Nangyayari kasi yun dahil binabantayan niyo yung oras. Pag niyo bantayan yung oras, maging productive kayo for everyday. Promise yung bilis niyo ng oras niyo. Kung palagi kayong may ginagawa, hindi niyo na mapapansin ang bilis ng oras. For everyday, you will be productive, working 8 to 5, studying a little by night, reading a book or listening to a podcast. Watching yung motivational videos, watching yung motivational movies. Ayun, magiging productive kayo, hindi nyo mapapansin yung oras. Huwag nyo bantayan yung oras kasi. Huwag minantayan yung oras, pabagal talaga. Live one day at a time. Huwag nyo isipin yung bukas, isipin nyo muna yung ngayon. So, paano nyo tatapusin yung ngayon? Next. Number 10. If you're enjoying the tips, you subscribe to my channel now and then I will just kidding whatever. But if you want to Number 10, be physically fit prior to going out of the fit. So why be physically fit? Huwag magpa-fit lang pagka bago mag-medical. Dapat be fit bago sumakay talaga. Exercise, exercise. Sabar ko kasi ang hirap. Maghahabol ka na naman ng hiningong. Tangkad-lakad kasi palagi dun. Trabaho, 8 to 5.
tago-tago. Pero, so yun, be physically fit. Workout din bago sumampa. Para sa inyo din. Para hindi mahirapan mag-pump yung puso nyo. Para hindi kayo mahirapan mag-catch up ng breath nyo. Pero I just recommend a little bit of workout allotment per day. It will help. Kahit ako, kailangan ko kasi mababa na. Number 11, bring your faith with you. Yan. Napakalaking tulong nyo. Dalhin nyo yung pananalig nyo sa Diyos kung ano man yung religion. Kapag nasa ibang bansa kayo, pag nagbabasport. At times na wala kayong kausap, mag-pray lang kayo. At times na lonely kayo, mag-pray lang kayo. Bago matulog, mag-pray lang kayo. Kagising, mag-pray kayo. Bago kumain, mag-pray kayo. Laking tulong ng pag-pray na yan. Diba? Yung mga pag nahuhumsi ko, mag-pray lang ako. Then the next day, feeling ko kayang-kaya na yan. So nahuhumsi pa rin ako, pero prayers na. Prayers will. It's a great help. So faith is the best. So number one, do not bring too much clothes. Number two, bring a lot of materials in your laptop. Number three, you should have a knowledge about your position or rank. Number four, you should bring at least this value, discipline, time management, kindness. Number five, bring your own personal hygiene kit. Number six, be mindful to your baggage or luggage. Number seven, obey before you complain, but do not obey if the instruction is unsafe. Number eight, be financially wise. Number nine, live one day at a time. Number 10, be physically fit. And number 11, bring your faith with you. Yun ang 11 tips ko bago ka sumampa sa barko o umalis ng bansa. Sana makatulong sa inyo yung mga tips ko na yun. I hope those tips will be helpful. Hindi ko na-maintain yung pag-smile sa nato ko sa ita. So, let's finish here. Kung gusto nyo yung mga natutunan nyo, feel free to like, share, and subscribe. It's about to rain now. So, maraming pa akong gusto i-share. But this vlog can't handle it alone. Subscribe nyo para sa mga future updates. Maraming pa akong gusto i-share na malaking tulong. Yun lang muna ngayon. See you next vlog. Feel free to like, share, and subscribe. Sorry, I did not maintain the happy emotion to the cool vlog. So, pakisubscribe nyo, kapakishare mga kilala nyo na bagong vlog at mga bagong season. Thank you and goodbye.